Go. Magandang araw po. Nandito na naman po tayo sa ating FB Live series. Ngayon po ay very special yung ating episode. Naka-face mask ako ngayon kasi hindi magiging mag-isa lang akong tatayo rito sa harap nyo. Required na naka-face mask daw pag mayroong kang usap na tao. So mayroon tayong special guest ngayon. Hindi basta-basta yung special guest natin. Bigatin tong special guest natin. Ang topic natin ngayon ay marketing. Ako po si Raymond Rubiang, inyong organic farming specialist. At ang ating special guest, si Mr. Ramil Rubia. Salamat kuya Raymond. Raymond ha? So, 1 meter. 1 meter naman. Ang topic natin ngayon is marketing. So, in-invite natin si Boss Ramil, kuya Ramil. Hulaw dyan sa mga nanonood sa Ani Weekend Market sa FTI, sa Arca South. So maraming salamat sa pagtangkilik ninyo sa ating weekend market. So kanina, nandun lang sila. Nagtitinda ng potting mix, garden soil, and then yung mga pang ginagamit natin for potting mix. Ngayon, nandito naman siya, dito kami, para ituro sa inyo yung pamamaraan naman ng pagpropagate ng mga fruit trees. At saka, dahil nauuso ngayon yung mga ornamental, mga indoor na medyo matataas na mga indoor plants, kagaya nitong Ficus lerata o yung Fidel leaf. So, ituturo natin pag-propagate yan through marketing. So, take it away! Simulan natin sa fruit trees. Ito po. Ang kailangan po natin pag magmamarket, knife. Kailangan po natin ng plastic. Pag pipili po kayo ng plastic, kailangan po yung clear. Kasi pag may kulay po, hindi nyo makikita yung ugat kung lumalabas na. Pamayan po, ipapakita ko sa inyo kung bakit clear ang ginamit namin. Kailangan po natin ng tali. Bago, ang importante po, ito pong moss. Ito pong moss, yan po ay binabad namin sa tubig. Pero meron po kami linalagay. Minsan po ito po linalagay namin. Pag mahirap po maghanap, ito na lang po ang linalagay ko. O kaya po, talagang walang-wala po, vermity. Pwede po na lang ibabad nyo sa vermity itong ano po natin, moss. Para ito po ang magpapaugat sa ating mga halaman. Ngayon po, sa mga fruit trees po, pipili kayo kung ano ang magandang pwede ninyong, pag kinuha ninyo, parang isang puno na ulit. Kumbaga po, ihiwalay po natin itong sangang ito. Pag hiniwalay po ba natin itong sangang ito, pwede na siyang maging isang puno ulit. May makakahula kaya kung anong puno yung ide-demonstrate natin? I-type nyo po sa mga comments kung ano sa tingin nyo itong punong minamarkot natin ngayon. Titingnan natin kung sino yung unang makakahula. Tipo, fruit trees po. Fruit trees po yan. Po yan. Puputulin po natin, lilinisin po natin ng una yung ano, yung mga dapat linisin. Bago ngayon po, tatanggalan po natin ng balat po yung pinakakatawan niya. Kasi sa balat po dumadaan yung sustansya ng ano po, mga yung pong pumapasok po sa balat yung sustansya ng dahon. Kumbaga po, yung from roots papunta sa balat, papunta sa dahon. Ngayon po, tatanggalan po natin ang balat. Pag tinanggalan po natin ang balat, mapipigil na po yung ano, mapipigil na po yung pag-supply ng sustansya po niya sa dahon. Pag ano po, pag napigil na po yan, ang tendency po niya is magawa ng bagong roots. Yan po, dito na po siya magro-roots. Kailangan po malinis na malinis. Kailangan po walang
makikita kayong balat na pwedeng pagsimulan niyang bumalik. Yan, ginaganyan ko po yan para talaga pong malinis na malinis. Ngayon po, huwag po tayong tali. Ang ginagawa ko po, tinatalian ko pa po ito. Dito po sa pinagbalatan, tinatalian ko po ng mabuti para hindi na po siya makabalik yung balat niya. Yung iba po, pinalilipas pa po yung ano, ilang araw. Minsan 1 week, 2 days, 3 days, bago balutan. Pero ngayon po, babalutan na rin po natin yan. Yan po, may tali na po siya. Hindi na po babalik yan. Kaya po, ang kailangan po natin ay ito po. Ito po sinasabi ko sa inyo, kailangan clear. Yan po. Sukatin niyo muna po kung okay bago kukuha na po tayo ng moss. Yan po. Kailangan po basang-basa po siya. Ngayon po, lalagay po niyo yung moss dito po. Yan. Kitang, para po kita niyo mabuti. Kailangan po sa medyo baba ng inyong minarkot. Yan po, ganyan lang po. Tinatalian po namin. Yan po, para po hindi na siya yung tama-tama lang pong maluwag yung taling dyan. Dito po sa baba, kailangan ng pagtali po dyan dito. Ano po, yung talaga pong mahigpit na mahigpit. Hanggat maaari nga po, hindi makatulo yung tubig pag binabasaan nyo nga dito sa taas. Ngayon po, pag na-ano po nyo yan, siksikin nyo lang po dito. Tingnan po ninyo kung medyo inap na yung moss nyo or dadagdagan pa po nyo. Pwede po nyo singitan pa po, pahabol. Ako po kasi, pag nagmamarket po ako, hindi ko po sinasara itong ibabaw. Ganyan na po siya. Yung pong iba, tinatali pa po dito. Kaya po, hindi ko po tinatali para po bakit, para po mabasa. Kung halimbawa po umuulan, papasok pa po ang tubig dyan, at saka po, madiling-diligin. Yan po. Yan po mga style ko po yan. Pero, pwede rin naman po niyang balutin kasi para less ang moisture na lalabas. Pero, para po sa akin, the best na po itong style na ito.
Oh, okay na po ba, Kuya Raymond? May nakahula ba kung anong halaman nitong dinemo natin? Ngayon po, ang ibang ano pa natin, ibang idedemo natin na pagmamarkot, eh sa herbs naman. Laurel. Laurel. Sa mga nakakakita lang ng laurel sa grocery. Sa grocery at saka may kasamang paminta. Ito po yung halaman, yung puno ng laurel. Diba? So, ayan po, meron siyang dalawang sanga ngayon, pwede nating i-markot ito. Kaya, medyo mabigat pala. Ayaw mo. Papatong ka dyan. Okay, patong na. Ay! Hindi kaya ng plastic. Yan. Yan. Medyo tumaas na siya. I-gamitin na natin yung pang-market mo? Pwede natin gamitin yung mga commercial na nabibili. May mga nabibili dun sa mga ayaw magbalot ng plastic. May mga nabibiling... Paliwanag mo, Kuya Raymond. May mga nabibiling ready-made na pang-market. Pero may advantage pa rin yung plastic. Oh, bakit may advantage? Explain. Yung pong plastic kasi, pag ganito pong clear... Makikita po niyo yung roots na lumalabas dito. Pag lumabas po yung roots dyan, nakita niyo, ibig sabihin, yun na po ang nagsisimula ng mag-roots. Kailangan po medyo marami ang ano, marami ang roots bago niyo putulin. Siguro po ang mga ano po, ang mga kadalasan, depende po sa puno yan. Merong madaling mag-ugat, merong mabagal mag-ugat. Pero dapat po, it takes 2 months para sigurado pong meron na dapat ugat. Established. Yung 2 months po, dapat nga po, pwede nyo nang tanggalin yung ano, yung halaman sa puno. Pwede nang i-transplant. O, pwede nyo na, pamaya po, papakita rin po namin sa inyo kung paano mag-transplant nung na-market na na meron doon barigated putulin. Ang dami na. Kasi hindi natin madala dito kasi po isang drum. Apo, drum po kasi yung ano. Lalagyan kaya. Ano ba na? Oh, simulan na natin ngayon itong ano. Laurel. Ngayon po, pili rin po kayo ulay ng 1 peso. 2 peso. Mura na yon kung piso ang presyo ng isang dahon ng laurel. 3 peso. 4 pesos. 5 pesos. Oh, amoy na, kung naaamoy niyo lang po yung laurel, amoy na po dito yung amoy ng laurel. Tip lang po, may pagkaiba yung paggamit ng fresh na laurel leaves compared doon sa dried na nabibili natin. Ang fresh na laurel leaves po is mas matapang yung, pareho po sila ng aroma, pero yung isang fresh leaves po, ang isang fresh leaf ng laurel ay katumbas na siguro ng kahit na sabihin mong mahigit 5 o mas higit pa na dried leaves. Kaya kung halimbawa gagamit kayo ng 3 perasong dahon ng laurel sa luto ninyo, kung halimbawa fresh yung dahon, kahit po kalahati lang nito, eh minsan na-overwhelming pa yung amoy. Kaya po pag fresh, mas matapang po yung ano, yung herb, mas malakas yung aroma niya. Pero hindi lahat ng herb ganon, katulad ng pandan, kailangan mainitan siya para ma-activate. Pero sa general ano po, general rule pagdating sa mga herbs ay pag fresh, gagamitin niyo 'yon pag patapos na kayo magluto. Pag dried po yung herbs, ginagamit po 'yan in the middle of cooking or minsan sa simula para ma-rehydrate siya para malabas na yung aroma niya. Pero pag fresh po, usually ginagamit po pag patapos na kayo magluto. At minsan tinatanggal pa pag sobra na yung amoy. So, tip lang po yon. Okay? May question po pala tayo. Di po ba pwede na direct yung moss na inalisan ninyo sa balat at instead of moss, ano pong pwedeng gamitin? Ano yung direct sa balat? Hindi ko maintindihan. Pero yung... yung pong moss, pwede po kayong gumamit ng coco coir. Ito po, coco coir.
Pwede rin po itong kokopit. Kahit po lupa, pwede nyo gamitin. Kahit po bunot, yung pong has talaga, pwede. As long po na makakakuha kayo ng moisture para magkameron ng ugat yung inyong puno. Wala pong ano, wala pong materials na hindi pwede. Lahat po pwede yan. Ah, kaya nga lang po, mas prepare ko po itong moss kasi ito po ay para po sa akin, subo ko na po pinakamatagal mag-hold ng moisture. Kaya talagang hindi po, kumbaga po eh, kung meron kayong mamahaling halaman, eh ito na po gamitin ninyo. Sigurado pong ano, malaki yung chance na opo, mag-survive siya. Halos 95% mag-roots po yung inyong ano. So ano po ha, pwede rin pwede, yung coco pit, yung coco coir. Soil so, pwede rin po. Soil pwede rin. Basta ang importante, kaya niya mag-hold ng moisture. Opo. Kasi once na mabasa niyo po yan, and then matuyo siya, and then matuyo for several hours o several ano na wala ulit moisture, mamamatay po yung, oo, hindi siya mag-uugat. Yung pong ugat niya matutuyo, mamamatay po siya. Kailangan dapat po, basahin niyo lagi. May nagtatanong, magkano po yung laurel? Ayan po, medyo ano po. Usually po, pag ganito na po kalalaki, nag-range po around 5,000 pesos po yung ganitong size. Meron po tayo mga mas maliliit na tig 2,500. Ano po yon? Usually mga around 2 feet yung height niya. Ito na po, sinisimulan ko na po itong pagbabalat sa laurel. Wala pong pagkakaiba pa rin po. Ganun pa rin po ang gawin nyo. Tanggalan pa rin po nyo ng balat. Kailangan po talaga malinis na malinis. Yan po, kailangan wala pong pili kung saan kayo magsisimulang magbalat. Basta po importante, wala pong babalik na balat sa itaas. Pag may bumalik po, hindi po siya mag-uugat. Ang maganda po kasi dito, pag hindi po siya nag-ugat, hindi naman po patay yung puno nyo. Pag namatay po yung puno nyo, napalalim po yung sugat nyo dito sa ano nyo, sa inyong pagmamarkot. Pero bihirang-bihira po yung namamatay. Subukan na po natin itong yung black. Ayun. Ito po yung ginagawa po. Subukan po natin. Ganyan po bale. Dapat po nakaganyan po yung position niya. Yan. Kasi dito po siya magro-roots para yung pong moss dito mapupuntahan ng roots. Kaya dapat po ganyan ang pag ano nyo, paglalagay nyo ng ito pong pang market na to. Yan, bali ganyan po yan. Isasara po natin na ganyan. Yan, dapat po ganyan. Lalagyan na po natin ng moss. Yan daw bang moss na yan ay dried moss or fresh moss? Yung kahit dry, kahit fresh, pwede. Basta, dapat basain mo pa rin. Kahit na yung fresh siya, pwede mong gamitin. Pero babasain mo pa rin siya. Tsaka mayroon pang isang tanong.
paano, ano yung category ng sanga para piliin natin siya as kumbaga specimen para i-market natin. Katulad din ba sa herbs kasi 'di ba, meron tayong soft tip cutting, semi-ripe, sa mga pagmamarket ba ng mga hardwood, meron din tayong category. Ang ano, ang category natin dito wala namang masyadong requirements. Mas ano, maliit na puno, mas maliit na sanga ang iyong imamarkot, mas ano siya, mas madaling umugat. Kumbaga yung halimbawa, parang yung sa ating herbs, yung soft tip cutting natin, eh yan ay parang ano, parang pagmamarkot ng bata, eh madaling magugat. Pero yung malalaking sanga na, matagal ng kaunti. Habang lumalaki yung sanga, tumatagal din yung ugat niya. Yung puputulan natin ng market na pang sample, yung variegated na nandun? Yung pong bunot na pwede nyo gamitin, maganda rin po yun. Kasi nakakahold din po ng moisture yun eh. Pero, kanya-kanya nga pong style, eh mas prepare po ako ng moss. Kaya ito pong moss ang ginamit ko po. Ito po, bibigyan ko po kayo ng mga technique kung paano mag-markot ng yung po bang sinasabi nating maramihan. Ang pagmamarkot po, kung gusto po yung paramihin kagad yung isang halaman, eh pwede po yung series. May markot po tayo dito, may markot po dito, may markot po dyan. Kumbaga po, sa isang sanga, kaya po natin kumuha ng maraming ano na po, gagawin natin puno. Dito po natin gagawin sa ornamental plants. Yeah, pakita natin itong ornamental plants. Yan ang ating ficus. Pwede irata. Po kayong gumamit any materials po. Pero mas sa akin po, mas maganda po yung peat moss. Kaya nga lang po, ang isa lang po sa peat moss, medyo mahal. Kaya ako naman po, namumuhunan po ako ng mahal. Sa mamahaling halaman din po ang ginagamit. Pag mumurahin po, pwede na po kayong gumamit ng bunot. Pwede na po kayong gumamit ng kahit mas po, mataas lang yung success rate kapag moss ang ginagamit. Ito po. Katulad po nito, ito pong ating Ficus lirata na to. Ang gagawin po natin, may tatlo po siyang sanga. Kukunin po natin itong tatlong sanga. Pwede po natin marketing yan. Isang araw lang po na, kumbaga ngayon lang po, mamarket natin, tatlo na po kagad ang makukuha natin. Later po, makikita po nyo, bago po namin i-harvest ito, ipapakita po namin sa inyo kung ano po ang nangyari dito sa punong ito bago namin po i-harvest. Simulan na po natin. Ito na po, sa ano po ito? Ornamental plants. Ganun pa rin po. Mag-ano rin po kayo ng ring po na para sa pagtatanggalan po natin ng balat. Ito na po yung mga re-request po ng kasama natin sa FTI. Yung pong mga kasama namin
Diyan na si Bong, si Beth. Eh, nanonood po sila ngayon. Yan po. Tatanggalan po natin ng balat. Paikot. Any microbial inoculant po ba, ubra, pambabad sa moss or rooting agent lamang po na rich in vitamin, in B vitamins for rooting structures? Sa totoo lang po, nagmamarkot kami, minsan yung moss, pwede nyo rin pong haluan ng vermicast para yun yung kumbaga parang rooting ano nyo na, rooting agent nyo kumbaga. Kung may available lang po kasi kumbaga sa experience namin mas mataas ang success rate pag merong vitamin B kumbaga yung ating ano rooting agent. Pero kung wala po, kahit po kumbaga instead of vitamins beneficial microorganisms, nakakatulong din po yun. Yung meron pa nga po kaming ibang kakilala na compost mismo yung inilalagay, nagiging successful siya. Kumbaga, pwede rin kayo mag-experiment ng iba-ibang media kung halimbawa po ano yung maging successful sa inyo, pwede po kayo mag-stick doon. Kasi kumbaga, yun yung gamay ninyo na gamitin. Pwede rin po kayo gumamit kung gusto po yung organic, cinnamon powder po. Isa po sa mga organic, ano po natin? Rooting. Abo, kasi pung, anti-punggal din po siya. Kaya po nakakapagpaugat po siya. Abo. Yung lapad nung yung natin. Lapad po dito nasa sa inyo po yan, wala pong ano po yan, wala pong specific na apo, wala size. Pong na, wala pong size yan, wala pong sukat, kung ano na lang po ang maganda sa tingin ninyo. Para sa akin po mag ano lang po mag 1 inch. Okay na po yun. Yung pong kanina, tinalian ko po. Yung pong kanina sa laurel, hindi ko na po tinalian. May nakahula ba, Kuya Raymond, dun sa atin, ano? Unang minarkot? Shoutout daw muna kay Boss Lloyd Wee. And then, syempre, yung mga viewers natin from Sampaloc, syempre, Kingsville Court Subdivision, dito sa subdivision natin, Pandakan, Baliwag, Pasig, Cavite. Internationally, Saudi Arabia, New Zealand, Singapore, US. So, thank you po sa panunood. So, sana po may nakakatulong kami. Ngayong may ECQ. So, pag-practice nyo. Yung, kung magpa-practice po kayo, mag-practice kayo doon sa ano muna ha? Sa medyo mumurahing halaman. Kasi mamaya, gusto nyo kagad paramihin yung monstera ninyo, hindi, medyo hindi pa pala natin gamay, baka manghinayang tayo. So, practice tayo sa mga, kung merong kayong puno ng bayaba sa labas ng bakuran ninyo, sa loob ng bakuran, pwede nyo pong pag-practicean yun. So, ang mga namamarkot po, kahit ano naman po, pwede nyo imarkot. Pero ang the best pong madali pong magugat, katulad ng Sampaloc, Chico, yung pong lychee, madali po siyang imarkot. Pero pag magmamarkot po kayo ng lychee, siguraduhin po nyo yung lychee na mumunga na.
Itong may question po, itong marketing method po na ito ay same din po sa tinatawag na air layering. Yes po. Ito po yung minsan tinatawag nila air layering. Ang air layering kasi para po ba siyang i-bend po ninyo siya papunta sa lupa. Bagus, itutusok po ninyo siya sa lupa na po siya mag-uugat, doon na po niyo huhukayin. Kung tutusin, iba po ito. Kasi ito po, nilalagyan po natin ng lupa dito. Totoo po ba yung binabalutan ng balat ng saging? Pwede pong ipangbalot niya instead na plastic, balat ng saging, yung iba nga po daw na saging. Kaya lang, minsan po, sa sobrang tagal bago mag-develop ng roots nung minamarkot ninyo, eh nagde-deteriorate na yung, ano, nagde-decompose na yung pinangbalot ninyong organic matter. So, kaya po, ang ginagamit pa rin kadalasan po is plastic para, ano. Hindi, ang pagkakaintindi ko sa tanong, Kuya Raymond, yung material na igagamit niya is yung katawan ng saging. Ang ipang ipapambalot media. Hindi ko pa po nasusubukan yon. Pero may nagsabi po, meron pong napaugat. Depende na rin po yan sa, ano, sa puno. Yung bang may ugat doon yung variegated na ano natin? Putulin ko na. May pruner ba tayo dyan? Pruner? Ayoko niya. May lagarit. Yung pong ano, yung pong laurel, hindi ko po tinalian siya. Para, kasi po, madali po siyang mag-roots. Kaya po, hindi ko na po kailangan pigilin yung kanyang ano, yung balat para bumalik. Ito pong punong ito, may tendency pong magbalik yung kanyang balat. Balat, kaya po tinalian ko. Ito po, ornamental, madali rin lang po ito mag-ugat. Kaya hindi ko na rin po tatalian. Babalutan ko na po natin. Yan po ha. Ganyan po. Dito po siya mag-roots. Kaya po, ang balot po natin, dito lang banda. Ayan. Ganyan po. Ayan. Masyadong maliit ang plastic. Okay na rin yan, pwede rin. May question, ang namamarkot lang ba ay yung matitigas na puno? Mas mabilis mag-ugat ang matitigas na puno. Kaya kadalasan ang namamarkot ay yung matitigas na puno. Ano ba yung baka naman katulad ng saging, eh hindi po natin mamamarkot yung saging. Yung budasan. Yun ko? Hindi na. Pwede, kumuha ko. Hindi niya siya. Parang kailangan natin ng pot, i-demonstrate natin rin pagtatanim na sa pot. Yan po, meron na po tayong isa. Hindi po ba gamitin yung cinnamon powder po? Yung paggamit po ng cinnamon powder, ano po yan? Kung nabalatan niyo po, halimbawa po ito po, nabalatan po ninyo, kumuha po kayo ng brush. Lagyan po ninyo siya ng, ano, ng cinnamon dyan. Yung brush po, brushan niyo ng cinnamon bago po ninyo lagyan ng moss.
Ang cinnamon po kasi anti-fungal din po siya, kaya ano, nakakatulong po. Opo, ito po yung Picus lirata, ang ano po, scientific name po niya. Ito po yung tinatawag nating, ito po yung marami ngayong kinalolokoh na halaman. Ngayon po, pag na-market po niya yan, medyo may presyo na po ang isa niyan. Bawat isa po, may presyo na. Pwede indoor, pwede outdoor. Ito po, pwedeng indoor, pwedeng outdoor. Pwedeng kahit po sa ano, full sun, kahit po partial shade. Pwede po din yung gamitin ito. Hindi ba mag... Yung kung magmamarket po kayo ng kalamansi, eh, pwede na pong hindi nyo talian. Ano naman po yun? Madali po siyang mamarkot. Kaya, ano po, hindi na po nyo kailangan talian. Pero yung pong technique po ng pagtali, eh, kung beginner po kayo, mas maganda po ang gawin nyo na yung technique na yon. Yung pong pinambabalot ko po na mixture, eh yan po, eh, puro pong ano, puro po siyang ano, yung moss. Ito po yung moss na bibili po natin sa mga ano, mga naghahalaman po dyan. Ginagamit po ito sa usually yung pong mga nagbo-bonsai, nag-orchid, eh ito po yung po, doon po kayo pwedeng makabili ng moss. May question po, mayroon daw po nakapagtanim na ng nakapag-markot ng lemon, ano? Tapos, tinanim niya na sa soil, buhay na. Ang question niya is, mamumunga kaya ito? Kasi yung pinagkuhanan niya nung yung mother plant ay hindi pa namumunga. Ano po ba yung, ano? Ano po ba ang klase yung na, ano? Kung siya po ay namumunga na yung punong yun, kung magagrafted po yung puno, pwede po nating anuhin yun. Kahit na hindi pa po siya namumunga, mamumunga rin po yun. Kahit hindi pa namumunga yung mother plant, as long nag-grafted siya. Certified siya na grafted, malaki yung chance na mamumunga na rin yun. Pero kung, ito po, tandaan nyo po, pag citrus po ang inyong alaga, pag may tinik po sa katawan, huwag nyo na pong imarkot. Kasi po, pag yan po ay may tinik, ibig sabihin po, galing sa seeds. Kuya Raymond, tingnan mo yung mga tanong. Yes, pero subscribe rin kayo sa ating YouTube channel, ha, para mapanood ninyo yung ating mga past episodes. Hanapin nyo lang po, i-search nyo po sa YouTube yung Aani FB Live Series. Tapos makikita nyo po yung ating mga previous episodes. Tapos i-like nyo na rin po yung... And subscribe po yung ating YouTube channel para pag may bagong video kami na-upload, eh pwede kayong ma-notify at mapanood nyo kagad.
Yun yung humula ng ating ano, halaman? Roda. Si Roda? Eh baka naman alam niya na kasi yun, madaya. Bakit? Ano ba ang ano? Ang hula daw niya ay kulot na bayabas daw. Ay hindi totoong pangalan niya. Yan yung totoong pangalan. Yung scientific name po pala ang kailangan nating alamin. Disqualified si Roda Galos kasi pang Tagalog lang po ang alam niya. Hindi po ano. May question po. Pwede din po ba imarkot ang Rosal? Oo, hindi pwede. Ako makabuhay ng cuttings. Matagal ko nang sinusubukan. Pwede, pwede. Try ko po yung Marcot. May Rosal tayo dyan, di ba? Oo, oh, mayroon tayo Rosal. Papakita natin kung paano. Oh, kukunin ni Sir Edwin yung Rosal. Alam mo ba, Boss Edwin? Yung tabi nung ano? Oh, mayroon po tayo. Idedemo po natin. Thank you po sa tanong ninyo. Ma'am Barbie Fern. May, ano, so, yung bulaklak na malaki. So, mag-transplant tayo. Ayan, makita natin, anong unahin natin. Ah, ito po. Ito muna. Ah, ito po. Ito po yung matagal na po naming minarkot. Tingnan po ninyo. Lumabas na po yung roots. Ah, tanggalin na po natin, ha. May ano rin po kasi dito. Meron pong technique din po. Pero, yung po ay nasa sa inyo na rin. Kung susunod kayo, o kanya-kanyang style din po. Ito po yun, ha. Tingnan po nyo. Yan po. Yan po, kita po nyo yung mga puting yan. Yan po yung roots niya. Yan po mga puting yan. Pag tinusok po natin dito, ito po ang tekniko. Nasa sa ano po yan, kung susunod po kayo sa akin teknik. Pinuputol ko po yung mga sanga. Para po sa akin, kaya ako po pinutol, hanggat maaari po, tatanggalin po natin itong mga dahon. Kasi ano po yan, siya po ang nagbibigay ng ano po, nagbibigay ng sustansya sa puno. Siya rin po ang nagpapa-stress sa puno. Kasi kung wala po siyang maraming dahon, ang tendency po is ano, mag-concentrate po siya sa pag-continue yung kanyang roots. Kaya ako naman po hindi pinuputol lahat yung dahon para meron naman pong kaunti pa siyang tulong sa pagbibigay ng roots. At saka ito po ang main reason ko kung bakit pinuputol ko po yung mga sanga. Anong halaman yun? Ito po ay variegated guava. Kaya ko po ito kaya ko po pinuputol para makita ko po kung buhay na yung halaman ko kasi may tutubo po ng panibago. Pangalawa po, kaya ko po pinutol yung dahon pag tinusok po natin yan dito sa lupa. Pag tinusok na po natin yan na ganyan, ang importante po dito, hindi po siya mauuga itong punong ito. Pag nauuga po ito, ang tendency po eh, hindi po matuloy yung roots niya. May question pala. Ano daw pagkakaiba ng grafting sa marcoting? Yan. Ito muna, tutuloy ko muna yung ano ha. Kaya ako po binawasan ng dahon, pag mabigat po yung ibabaw niya, pag hinampas po siya ng hangin, ang tendency, umuuga siya. Pag umuuga po siya, pati po yung base niya, uuga. Kaya hindi po siya mabubuhay.
Okay po. Tama po. Yung rubber tree po ba ay pwede rin pong imarkot? Ang rubber tree po, tanong muna po, baka po naman yung rubber tree na kinukuha ng talaga o yung ornamental. Yung ornamental po pwede. Meron po tayong nakamarkot dyan. Ipapakita na lang po namin pagkatapos na po nitong aming episode na to, yung mga minarkot po namin dito. So gawa kami ng supplementary video, iikutan natin yung mga na-market na market and then ipo-post natin sa YouTube. Awo. Mm. Ilang months po bago magkaroon ng roots? So depende po kasi yan kung ano yung halaman ninyo. Kaya po ginagamit natin yung clear na plastic para pag-market, para titingnan po natin sila kasi pag clear po yung plastic, makikita nyo po kung nag-uugat na. Di ba? Pag nakita nyo na po na puti, na meron na siyang mga roots, pwede, pag marami na po paikot all around, so pwede nyo na po siyang i-transplant. So depende rin po kasi sa halaman kung ano yung klase ng halaman. Ito, itong mahirap hulaan kung ano to. Huhula na naman yan si Roda. Nung kinuha ko yan, maraming langgam. Kaya gusto mong makabawi ko yan. Yan. Pero pinagpag ko naman. Yan po yung puti po yan. Yan po yung mga roots. Kaya paikot na po yan. Yan. Established na po yan. Babawasan na rin po natin ang mga dahon para ano po, ang bawat tandaan regarding citrus po or may tinik? Ano yun? Ano po ang bawat tanda? Ang ibig sabihin sa niya, ano ang dapat tandaan? Ito po, pag ang citrus po ninyo may tinik, ibig sabihin, galing po siya sa roots. Pag yan po ay walang tinik, ibig sabihin po, grafted dyan, mamumunga po siya. Ayan po. Kuya Raymond, tusok mo na dito sa ating pagtataniman. Okay na yan. Kuya Raymond, ipakita mo dito yung Ayan po. Tingnan po naman niyo yung potting medium namin kung gaano ka ganda. Yan po, i-island ko po yung pagtatanin. Kasi po para medyo pantay naman po yung puno pag lumaki siya. Hindi po ano si Jum guayaba yung curly. Ito po kasi, hinanap ko po sa YouTube. Hinanap ko po sa Google. Hindi ko po makita yung totoong pangalan nitong bayabas na to. Pero ito po bayabas. Ang tawag po nila dito, sabihin ko na po yung tawag nila. Ang tawag po nila dyan is fern leaf guava. Yung pong isa po yung pisidium na sinasabi po, mas maliit po yung mas maigsi po yung dahon niya. Ito naman po kasi, para talaga pong fern ang dahon, kaya po tinawag na fern leaf guava. Okay na po itong Mainam rin po ba ang timing pagpapaugat kapag malamig ang panahon? Meron bang mas magandang panahon na sundin kung magmamarko tayo? Kung summer, ito po, kasabihan po, pag tag-ulan po, madali pong magmarkot. Kasi po, meron na pong nagbabasa sa kanya. Hindi po yun maganda. Kung sa akin po ha, ang pagmamarkot po, wala po siyang season. Pero
Ano po yan? Para sa akin po, mas maganda po yung ano, mas maganda po yung summer kung magmamarkot kayo bago didiligan po nyo. Tandaan nyo lang kung saan kayo nagmarkot at saka ibabaan na natin to yung mga puno. Tandaan boss po natin ibaba. Na didiligan pa rin po natin yan para lang may alaga rin tayong halaman. Ayan. Ito po ay rosal. Yan po, magmamarkot po tayo ng rosal. Magbaba mo na rin ito. Pag-alim mo na rin ito para maluwag. Bago bumuhos ang ulan, meron tayo. Opo, sana po makapag-barkot pa po tayo ng isa bago. Ito po. Bibili ito po, pwede po natin kuhanin. Rosal po ito ha. Ito po lang, medyo important na rosal. O, lagyan po natin ng ano, ng tanda para pasok mo na sa loob. Pasok mo, nakaredy na naman yung ano. Hawakan niyo lang. Go. Sige. Kuya Raymond, doon ka na sa loob at ako nang bahala dito bago ilipat na lang yung ano. Pwede rin po ba i-markot ang kafir line? Pwede, pwede pong i-markot ang kafir line. Pwede po pyramid yan. Pyramid na rin sa loob. I-move natin kasi Kuya Raymond, pakibuhat na lang Kuya Raymond. Pwede sa loob. Tayo. Umuuna na. So, pumasok po muna tayo sa loob, ano? Kasi umuulan na. So, dito po natin itutuloy itong pagmamarkot. May yung nagtatanong pala po kanina yung tungkol sa pagmarkot at saka pag-graph. Ang market po, itong ginagawa natin, ang pag-graph po is may sayon, tapos idinudugtong natin, idedemo rin po natin yan sa mga susunod nating mga episode, yung pag-graph naman. Usually po, ginagawa yan sa mga mangoes, at saka sa ibang mga fruit-bearing trees din. Yan, ito po yung sinimulan natin, kanina, doon sa labas. Ngayon po, medyo madilim po ng konti, kaya ewan ko lang po kung makikita nyo. Yan po. Yan, ganyan po rin ang process. Rosal po ito, sigurado po, makakapagbuhay na po kayo. Ganyan po, wala pa rin pong pagbabago. Oh, i-demo ko po sa inyo yung lumang tradisyon ng pag-graft. Parang tapo lang. Gaganyan lang po ninyo. Kaya Raymond, tingin mo. O, difference daw ng markot at grafting. Ang difference po ng ano, ng markot, eh wala po siyang main root ang minarkot nyo. Ang grafted po ay meron po siyang main root. Ang problema lang po kasi dito sa markot, kaya po noon sinasabi nila na hindi maganda yung, kumbaga po, hindi po maganda, mas ano po, mas matibay po ang grafting, ang grafted po isa sa markoted na halaman. Kasi meron po siyang main root. Yun po yung ano niya. Pero next time po,
Ina-demo natin. Opo, para ipakita po namin sa inyo. Pagka-graph naman. Opo, doon na po natin ipakita yung difference ng dalawa. Mm. Yan po yung mga lumang pagmamarkot. Para pong candy. Kaliwat kanan, eh meron po siyang tali. Ilang boring weeks? Ito po, siguro po, pag ganito po kalaki ang sanga, wala pa po itong isang buwan, may ugat na po siya. Meron na po kayong panibagong puno. O, kung kayo po eh masipag, i-markot po nyo dito, markot po nyo dito, dito, dito. Makakakuha po kayo dito sa punong ito ng mga 10 bagong halaman. Kaya po, kung marunong po kayo mag-markot, madali po kayo makapagparami ng halaman. Question daw po, ang markot po ba na puno ay di masyado tumataas pero namumunga na? Kadalasan ang puno, Kuya Raymond, na minarkot ay ano, ay hindi masyado lumalaki kasi wala nga siyang main root, bunga lang siya ng bunga. Basta ang mga puno, bunga ng bunga, kasi ang sustansya ng, bali, ang kinukuha ng sustansya ng ugat sa lupa, ay binibigay niya sa bunga. Kaya hindi na lumalaki yung mga halaman natin. Pwede mo bang dayain na may bunga na, tapos bigla mong imarko, tapos ibenta mo na meron ng sabihin mo, may bunga na kunwari? Maraming gumagawa niyan. Isa na ako sa mga gumagawa niyan. Pero so, sinasabi naman po namin. Yung mga nakikita niyo po na ganito palang kataas, mga 3 feet, 4 feet, 5 feet na mga halaman, mga fruit trees na may bunga na, minsan po, minarkot yon na may bunga na, o bulaklak, kaya po, may bulaklak, tapos nagpugat, tinanim, may bunga na siya. No. May sample kayo doon. Pero yung pong mga nabibiling ka naman si, ano po talaga siya? Talaga pong bunga na talaga po yan. Okay? So, may question po. Maraming salamat po sa mga nanonood at nagtatanong, kasi yung iba, syempre, yung mga tanong nyo, gusto rin nilang itanong, eh, minsan hindi lang nila naitatype ka agad, o ano. So, maraming salamat po sa mga nanonood, sa mga nagtatanong. So, we'll keep the questions coming. Kung may nilaktawan po kaming tanong, re-reviewin namin yan sa aming mga, sa Facebook, para masagot namin mamaya, ano po, kung hindi man namin nasagot during the live series. Kung halimbawa naman po, nasagot na namin, minsan dun sa mga messages, lalaktawan na lang po natin yun kasi alam naman po natin nasagot. Pero yung pong mga hindi natin nasagot, eh susubukan po nating sagutan after nung ating FB live series. Okay? So, ano po? Okay. So, iimbitahan po ulit natin si Boss Ramil Rubia, pagka-graph naman. Kung ano. Salamat, Kuya Raymond. Kasi, dito po sa atin, ito ang pinakabigating fruit tree grower. Kaya, katawan na katawan po lang po. So, maraming salamat po sa panonood. Abangan nyo po yung aming next episode. Malamang. Okay ba, grafting? Okay, Kuya Raymond. So, gawin natin yung grafting next week. So, maraming salamat sa panonood. Don't forget to visit. Kung gusto nyo makita si Boss Ramil, puntahan nyo siya sa Aani Weekend Market sa Arca South, sa FTI, every Saturday morning. Morning lang po, kasi kadalasan morning, ubus na agad yung mga binibenta nilang potting mix. At saka pwede na rin kayong humingi ng mga additional tips sa kanya habang nandoon siya. Babalik na lang po siya rito ng afternoon. Bukas, nandoon po ulit siya sa Aani Arca South. So, ano lang, huwag nyo masyadong lusubin. Social distancing pa rin. Kung gusto po nyo makakita ng mga rain plants, pwede po kayong pumasyal dito sa Antipolo para makakita po ng mga ano, ng aming mga
collection dito na hindi pa po nyo masyadong nakikita sa ibang nursery. Kasi po, yung ibang mga halaman na tinatanim dito ni Boss Ramil, secret pa eh. Pero yung mga pumupunta dito, nalalaman nyo, no, secret, di ba? So, yung po namang dinadala namin mga produkto sa FTI, sa Arca South, yung ating mga soilless potting mix, yung mga coco par, coco pit, fermented chicken manure. So, doon nyo po yun mabibili sa pwesto. Hanapin nyo po yung pwesto ni Boss Ramil, okay? So, maraming salamat po sa panonood. Until next time, happy planting! Salamat, Kuya Raymond.